Pero alam nyo, sa totoo lang, pag iniisip natin ang puso ng ating Panginoon, babalik at babalik tayo dun sa tinatawag natin na karya ng Diyos at kagustuhan niya na ang lahat ng tao ay maligtas. So kahit na gano'n tayo karami dito, iniisip pa rin natin, marami pa rin, mas marami pa rin ang mga tao sa labas. At marahil na karamihan sa kanila ay hindi pupunta rito. Bagkus, kailangan tayo ang pumunta sa kanila. So nagpupuri ako sa Panginoon, lalong-lalo na siyempre yung mga kapatiran natin na siguro baka iba sa inyo, first time na nakapunta rito sa ating pinaka-center. Matanong ko nga, sino ba sa inyo first time na nakapunta rito? Ayan. Welcome natin sila. Okay. Ayan. Akala ko ang gagawin niya yung 1, 2, 3. Welcome. Okay, ha? Kasi hindi ito upbeat eh. Okay. Meron lang gusto i-share sa inyo ang pamagat ng aking i-share ay paradigm shift. Marahil ay hindi nyo siguro alam itong salita na ito, iba sa inyo, alam ninyo. Ang paradigm shift ay isang uri ng pagsasalita na ang tinutukoy ay yung pagbabago ng pananaw o pag-iisip, lalong-lalo na sa paraan na ika nga radikal. Kumbaga dati ang pananaw ay ganito, pag sinabi mong paradigm shift ay merong isang malaking pagbabago sa pananaw. Pagdating sa gawain ng ating Panginoon, patuloy na binabago ng Diyos ang ating mga pananaw upang ito ay maging ayon sa kanyang kalooban. At kung hindi natin gagawin ito, kung hindi tayo patuloy na magiging bukas para makinig sa Panginoon, kung ano ang mga nais niyang gawin sa pamamagitan nga ng RLCC, marahil eh, baka mas stuck up na lang tayo sa ganitong para kung ano man yung ginagawa natin. At ang mangyayari nito ay marahil baka maraming mga tao ang manatiling nasa labas ng poder ng ating Panginoon. Namatay si Kristo Jesus hindi lang para sa atin. Amen? At siya ay namatay, nabuhay muli, hindi lamang para bigyan tayo ng kaligtasan. Amen? Bagamat kasama yan sa mga pangako ng Diyos sa atin. Kaya niya tayo niligtas ay upang sa ganun magamit niya tayo para sa ikaliligtas naman ng mas marami pang tao. Gusto ko maalala niyo o gusto ko maintindihan ninyo yung layunin ng Diyos para sa atin. Amen? Huwag natin sarilihin yung nararanasan natin ngayong kaligayahan sa presensya ng Diyos. Purihin ang Panginoon, nandito tayo sama-sama, masaya. Amen? At siguro kung di ako nagkakamali, yung iba sa inyo o karamihan sa inyo na bahagi na o kasama na sa mga maliliit na grupo, sana nagkakaroon kayo na mas malalim pa na relasyon sa isa't isa. Hindi lamang yung parang mababaw lang, kundi talaga natututo kayong magmahalan. Ilan sa inyo rito, unti-unti, nararanasan nyo kung ibig sabihin na magdamayan at magmahalan, lalo na sa mga maliliit na grupo. Taas sa kamay. Kunti pa lang? Taas sa kamay yung mga unti-unti nararanasan ko na. Yung damayan, pagkakaisa, pag-iibigan. Okay, balik na rin natin ang tanong. Sino sa inyo hanggang ngayon? Wala pa rin ako nararanasan kahit anong pag-ibig galing sa kapwa. Okay? Pangatlong tanong. Sino sa inyo? Walang pakialam kahit ano'y tanong ko. Alam niyo, gusto natin talaga iparanas sa mga tao sa pamamagitan nga ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng kaligtasan, kung ano nga ba talaga yung ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. At ito hindi lamang may kinalaman sa kaligtasan ng ating kaluluwa, kundi ito ay may kinalaman din sa pagbabago ng ating buong pagkatao, pagbabago ng ating mga relasyon na dati punong-puno ng mga inggitan at away. Nais din ng Panginoon na iligtas din sa ganung klaseng uri ng pakikipagkapwa. Puro na lang galitan, puro na lang siraan, puro na lang inggitan. Gusto palitan ng Panginoon yon ng tamang mga pakikipagkapwa tulad ng pagbibigayan, pagtulong, pagkakaroon ng pagpapatawad sa isa't isa. Hindi madali, pero hindi rin naman imposible. Dahil kung ang Panginoon ang nasa ating kalagitnaan, walang imposible sa Panginoon. Amen?
So ano ba ito nga sinasabi kong paradigm shift? Ito kayo kasi may kinalaman talaga sa pananaw natin. Kahit nung una pa naman, panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ay kanyang tinuturuan na yung mga tao kung paano magkaroon ng mas malawak na pananaw. Kasi nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, dumating siya sa isang kultura na sarado, kandado, silyado, abogado. Ang tinuturing ko ay yung kulturang Hudyo. Nung dumating si Kristo sa bayan ng Israel, ang mga kapwa niya Hudyo, sarado. Hindi lang iniisip yung ibang mga tao sa labas ng Israel. Basta iniisip nila, sila nakakakilala kay Yahweh. Masaya sila. Alam nila mga utos ng Diyos. Kontento na sila sa kanilang mga sarili. Pero dumating si Kristo at nagumpisa siyang magpahayag at magturo ng salita ng Diyos. At pati yung mga tao na hindi naman kadalasan sinasama sa mga usaping may kanilaman sa Panginoon, tulad halimbawa ng mga kababaihan, halimbawa ng naligaw ng landas, mga prostitutes, mga tao na kinikilala nung araw na parang hindi kasali sa usapan ng mga banal. Nung dumating si Kristo, yung mga tao na yun, tinawag niya. Yung mga tao na mga makasalanan, yun ang kanyang tinawag. Kaya yung mga Hudyo na parang sarado, kandado, tataka sila, bakit ganito? Tapos yung paraan ni Kristo ay hindi katulad ng paraan nila. Kundi punong-puno ito ng pag-ibig at pagtanggap. At higit sa lahat, si Kristo po ay hindi na natili sa isang lugar. Amen. Siya po ay patuloy na pumunta sa iba't ibang lugar at nagpahayag ng mabuting balita sa ating Panginoon. So hindi katulad ng mga Hudyo na nandun lang sila sa kanilang sinagoge, nagtatago doon, hindi humahayo, si Kristo at ang kanyang mga alagad ay humayo, pumunta sa ibang lugar. Kaya dumating mga pagkakataon medyo na si Kristo ay nauusig at natatalong, naku-question sa kanyang mga paraan. Isang insidente na nangyari ay matatagpuan sa Mateo 9, 14 hanggang 17. At ito ay may kanalaman sa pag-ayuno o fasting. Sabi nga ito, then John's disciples came and asked him, how is it that we and the Pharisees, ibig sabihin kami mga sarado, kandado, kami nagfa-fast kami, but your disciples do not fast. Ang ibig nila sabihin, bakit kami, lagi kami nagfa-fasting, pero kayo, ibang ginagawa ninyo. At ito ang nangyari. Sumagot si Jesus, how can the guests of the bridegroom mourn while he is with them? At tinutukoy niyang na bridegroom ay walang iba kundi yung kanyang sarili. Kung saan parang inahalin tulad niya ang kaharian ng Diyos sa kasalan. Okay? Ibig sabihin ito, yung pagsasalarawan ng pagdating na kaharian ng Diyos, parang party. At sabi niya, pag ikaw ay nasa kasalan o party, ba't ka naman magpa-fast? Nasubukan niya bang umaten ng kasal at sinabi sa inyo na noong ikinakasal, okay po, fasting po tayo ngayon. So sabi ni Jesus, ala ka naman, ganun lang gawin natin. Ibig niya sabihin, siya ngayon ay naroon sa kanilang piling bilang isang tagapagligtas, isang Mesiyas. Kaya hindi kinakailangan mag-fasting ang kanyang mga tagasunod. At ganito pa ang sinabi niya, the time will come, sabi niya, when the bridegroom will be taken from them, then they will fast. Ang kanya tinuturing naman dito ay yung mangyayari sa kanya na mamamatay siya sa krus. Tapos, siya ay ililibing. So sabi niya, sa mga pagkakataong yun, dapat lang na mag-fast. Ang ibig niya sabihin, ang fasting hindi masama. Pero kailangan, sabi niya, magkaroon ito ng tamang pagkaunawa. Kasi yung fasting, alam niyo, tulad ng maraming bagay na ginagawa ng tao, pagdarasal, pagsamba, lahat na may kinalaman sa Diyos. Minsan ginagawa na lang ng tradisyon eh. Alam niyo ba yun? At huwag halimbawa ng pagsamba. Minsan pag nakasanayan natin ng pagsamba, mamaya kote, ginagawa na lang natin linggo-linggo. Minsan nga, di na nga natin iniisip. Yung iba nga sa atin, may paborito pa silya. Sino sa'yo may paborito silya? Yung pag may naupo, nagagalit ka. Diba? Minsan may mga tao, pagdating nila, sa sobrang sanay na sila doon sa tradisyon, pagdating nila sa isang lugar, doon na agad sila pupunta sa kanilang paboritong upuan. At kapag may nakaupo doon, mandidilat sila.
Kahit minsan ay yung tao na yon ay ba, maaaring baguhan lang, bumibisita lang. Pero minsan, ang tayo, lahat naman kasama tayo dyan. Minsan para nasasanay na tayo sa mga gawain na may kinalaman sa ating pananampalataya, na hindi na natin iniisip yung mas malaki pang larawan. Ang ibig sabihin, sila, itong mga Pariseo, nagagalit sila bakit hindi nagfa-fasting o nag-aayuno yung mga alagad ni Kristo, pero hindi sila natutuwa na mayroong mga taong naliligtas. Amen. Hindi sila natutuwa na mayroong mga tao nakakilala sa Diyos. Halimbawa ngayon, sa dami natin dito at medyo pinagpapawisan tayo, baka yung iba sa atin, sa isip-isip natin, ano ba naman yan? Ang init-init. Imbis na matuwa ka nung mas maraming tao ngayon naririto. Amen. Minsan, pag medyo may mga ginagawa ang Panginoon, dahil nga sa sobrang sarado na tayo sa ating mga pananaw, hindi na natin nakikita na may ginagawa ang Diyos na maganda. Kaya tingnan niyo ang paligid niyo. Tingnan mo yung mga mukha na ngayon mo lang nakita. Ang pupogi, di ba? Ang gaganda. Sabihin mo nga doon sa nakita mo, parang ang ganda ng tanawin. Sabihin mo nga sa katabi mo, o sa likod mo, tingin ka sa likod, sabihin mo, natutuwa akong makita ka. Tapos sabihin mo, sino ka ba? Okay, mabalik na tayo sa ating pinag-uusapan. So sabi ni Kristo, ganito ang kanyang sinabing prinsipyo, no one sews a patch o tinatahi yung kaprasong tela of unshrunk cloth, ibig sabihin yung tela na hindi binabad o hindi nilaban. Alam niyo naman yung tela pag hindi nilaban, di ba? Pag nilaban mo yun, liliit yun. So sabi niya, wala daw gumagawa ng ganito. Siguro meron din naman, kaya lang sira ulo lang. Pero sa normal na pag-iisip, walang gumagawa nito. Yung kukuha ka na kaprasong tela na hindi mo pa nilalaban, tapos itatahi mo sa isang lumang tela, at ang sabi niya ganon, ang mangyayari daw, pag ginawa mo yan, eh pag nilaban na yan, liliit yung tela at lalong lalaki yung pinakabutas. Ang tinutukoy niya rito ay isang prinsipyo. Ang ibig niya sabihin, habang may ginagawa ang Panginoon ng mga bagay-bagay, kailangan matuto tayong mag-adjust sa mga bagong mga pananaw o bagong mga paraan. Sabi niya ganito, neither do men pour new wine into old wineskins. Na tayo sa panahon natin, hindi naman tayo gumagamit ng wineskin. At siguro naman, wala namang manginginom dito. Huwag na ako magtanong, mahirap. Pero kasi sa panahon natin ngayon, yung mga manginginom, ginagamit nila bote. Pero nung araw, pag manginginom ka, ginagamit mo yung, minsan yung pinatuyong organ ng kambing, doon mo nilalagay yung alak. Okay, mag-alala eh. Hindi ko alam kung lasa nun. Well, pero doon nilalagay. Okay? Ngayon, pag naglagay ka ng alak kasi na bago doon, nag-i-expand yan eh. Ang punto niya rito, pag ginawa mo yan, nabawa naglagay ka ng bagong alak sa isang lumang lalagyan, mag-i-expand yan at masisira yung lalagyan. So sabi niya, the wine will run out and the wineskins will be ruined. Anong prinsipyo dyan? Simple lang po mga kapatid. Dapat huwag tayong sarado sa mga nais gawin ng Panginoon sa atin. Amen? Dapat patuloy tayong nagtatanong, Lord, paano ba ito? Paano ba namin gagawin yung nais mong gawin? Kung saan gusto mo lahat ng tao makakilala sa iyo? Ano ba ang pinaka-epektibong paraan? Hindi natin pwede sagutin niya na, ah, basta ganito, ganito naman ginagawa namin dati. Ganito na nagawin natin ngayon. Dapat tinatanong natin sa sarili natin, Panginoon, ano ba ang mas mabisang mga paraan? Ano ba ang mga tamang strategiya para sa ganoon lalo pang makakilala sa Diyos sa maraming tao? Amen? Taas ang kamay lahat ang mga bukas, ang puso, at bukas ang inyong mga isip. Okay, yung hindi nagtaas, ipag-pray natin yan.
Buti naman, karamihan sa atin nagtaas. Sabi niya, no, they pour new wine into new wineskins and both are preserved. Sa madaling salita, ang Panginoon mayroong ginagawang mga bagong bagay. At kapag tayo ay masyado naging tradisyonal at sarado, minsan namimiss natin yung mga bagong bagay na yan. Amen? Bigyan ko ng halang halimbawa. Siguro mga 10-20 taon, 20 years ago, wala na ka-imagine na pwede mag-worship service sa may sinihan. Amen? At lalo lang wala na kapag-isip noon na pwede ka mag-church sa mall. Marami pa ako pwede sabihin sa inyo ang mga halimbawa ng paradigm shift. So madaling salita, nakikita ng mga tao na bukas ang puso na pwede pala itong gawin. Halimbawa, sa pamamagitan ng teknolohiya, kung tayo ay bukas ang isipan natin, pwede tayo magkaroon ng mga gawain sa iba't ibang lugar, simultaneous dito sa gawain natin, habang nagsasalita ako, nakikita rin nila yung mukha ko sa ibang lugar. At sasabihin nila, parang hindi yata church yun, pastor. Bakit? Eh, naroon kasi television eh. Hindi tunay na church. Talaga? Sa totoo lang, ang television nga napaka-epektibo sa pag-iimpluwensya sa atin eh. Di ba? Dito nga sa bansa natin, pag may sinabi sa balita, parang totoo na sa lahat ng tao, kahit hindi pa totoo yun eh. Di ba sa bansa natin, pag nabalita ka, kahit hindi pa napapatunayan kung totoo yun, pwede ka agad masira. Ganun ka-impluensya ang telebisyon. Isa nga sa mga kulto sa panahon natin ngayon, yung programa ni Eli Soriano. Pero ginagamit siya yung telebisyon. At marami siyang nalilin lang. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Baka nga iba sa inyo, nanonood pa. Okay. Nanonood pa kayo. Tuntuwa naman kayo doon, di ba? Lalo na pag binabatikos niya yung mga taong tulad natin, mga born again. Yung mga born again na yan. Papaniwala ka ngayon doon. Ginagamit niya eh. Tayong mga nakakaunawa ng katotohanan ng Ebanghelyo at ng salita ng Diyos, dapat bukas ang ating mga puso at isipan. Para mas marami pa makakilala sa Panginoon. Amen? At kung bibigyan ako ni Pacquiao ng pera, halimbawa, bigyan niya ako ng mga 5 million, tama na ako doon, kontento na ako, hindi na ako magre-reklamo. Kayo, ano gagawin niyo pag binigyan kayo 5 million? O 10 million, anong gagawin niyo? Bibili nitong center. Para dito na tayo titira lahat. Wala nang uuwi. Alam niyo ako, hindi. Hindi ko bibilin to. Dito pa rin tayo. Gagamitin ko yung 10 million na yon para makakuha tayo ng teknolohiya para mapahayag natin ang salita ng Diyos hanggang sa kaduluduluan ng mundong ito. Amen? Magkaiba tayo eh. Yung iba kasi gusto nila pag, alam nyo, pag medyo ganito, parang, sige, dito na tayo. Halika na. Tayuan natin ang mga bulaklak sa paligid, ah. Dito na tayo. Bigyan natin ng kwarto ang bawat taga-isa sa mga taga-langgap, taga-isang kwarto. At huwag na tayong lalabas. Dito na lang tayo. Yan ang problema minsan ng mga Kristiyano, eh. Sarado. Kaya minsan, pag may mga gustong gawin ng Panginoon, talaga naman, hindi tuloy nagagawa. Nung lumapit sa akin si PJ, at sinabi ni PJ sa akin, Pastor, umpisa na natin yung gawain sa langgam. Kasi may mga tangalagam dito. Sino ba mga langgam rito? Yung mga ipis, sino? Okay. Alam mo, isa lang sagot ko agad eh. Hindi na, wala lang isip-isip. Wala lang plano-plano. Sige! Gawin na natin. Okay? Iba ko mga kasama mga pastor, hindi, pahinay-hinay tayo. Hintay muna tayo na 5 taon, saka natin gawin yan. Ano? Eh may ginagawa ng Panginoon sa langgam eh. Ang dami na nakakakilala sa Panginoon sa langgam eh. Amen? Ano gagawin natin? Maghihintay pa tayo ng puti ng uwak? Gawin na natin ngayon. Diba?
Pero alam niyo mga kapatid, minsan may ginagawa na nga ang Diyos sa langgam. At sabi, hindi lang naman langgam yan, ha? Makakala niyo, puro kayo lang, eh. Okay? May mga ginagawa rin ng Panginoon sa Muntin Lupa. Di ba? May ginagawa ang Panginoon doon sa Park Spring. Kaya lang, minsan nakafocus pa rin yung iba sa atin dito, hindi bukas ang ating puso. Kaya, alam niyo, napumunta ako sa langgam, medyo nabigatan yung loob ko. Kasi pagpunta ko doon, nakita ko, yung mga silya nila, alam mo yung lumang silya na ginagamit sa eskwelahan? Yung kahoy ba? Di ba? Tapos iba, maliliit. Sabi ko sa sarili ko, kung ito ay RLCC at nakalagay naman RLCC sa labas, may bigyan na silya to, ah! Walang nang pumapalakpak, eh. Mga tagalanggam lang. Abay, nagpupuri sila sa Panginoon, hindi ko makita yung letra, eh. Sabi ko, bakit ibabasa yung letra? Kasi luma na yung projector. Magkano ba yung projector na yan? Kailangan bukas, eh. Amen? Kailangan iniisip mo lagi, hindi yung sarili mong kaharian, kundi yung kaharian ng Diyos. Wala akong pakila kung ano yung gagasusin. Basta kailangan lumaganap ang salita ng Diyos at marami makakilala sa Panginoon. Yun ang importante. Amen? Amen ba? Ang layunin ng RLCC, hindi maging sikat ang RLCC. Hindi yan ang layunin natin. Ang layunin natin, lahat ng tao makakilala at makaranas ng tunay na buhay kay Kristo Jesus. Amen? Ngayon, ito yung ating lumang wineskin, eh. One church in one location. Dito tayo. Kahit na may ginagawa ng Panginoon sa iba't ibang lugar, basta parang ito pa rin talaga yung pinakaano, eh. Eh, dito talaga, eh. Lahat, pati pag-iisip, pagpaplano, dito. Ha? Pag nag-iisip ng mga praise and worship, ito yung iniisip nila, dito. Hindi sila nag-iisip doon sa langgam. Pag nag-iisip sila na sa kids church, iniisip nila, dito. Pag nag-iisip sila ng youth ministry, ano iniisip nila? Dito. Lahat, dito. In one location. So, minsan may ginagawa na ang Panginoon, gumikilos na ang Panginoon, binubuksan niya ng mga pintuan, hindi pa rin nagpa-paradigm shift ang mga tao. Na baka kailangan ang isip natin, ang plano natin, hindi lang parang dito na. Dapat iniisip na rin natin yung iba't ibang mga lugar. Kaya, kinakailangan magkaroon tayo ng panibagong mga pananaw. One church in many locations. Ibig sabihin, hindi lang puro dito ang isip natin. Hindi lang yung paano natin mapapaganda ito, paano natin aayusin ito, paano tayo magkakaroon ng mas magandang drama, paano tayo magkakaroon ng mas magandang background. Saan si Darrell? Darrell, calling, where are you? Liga, Brother Darrell. Takbo ka rito. Liga. Ito si Brother Darrell. Okay. Bigyan ko ng example. Pogi, di ba? Okay. Ito, single nga pala to, single. Ha? Ako manager nito. So, kung may interesado sa akin kayo, makipag-usap. Okay. Hindi kaya ako sinasabi. Kasi siya, saka yung team niya, siya ay gumagawa ng mga yan, eh. Okay? So, regularly, nag-iisip siya, paano ba niya magagawa yung dekorasyon sa susunod na buwan o sa susunod ano, para naman tayong pupunta rito ay masisiha pagpasok natin parang, di ba? So, yun ang plano niya. Ano ibig sabihin ng paradigm shift? Imbis na iniisip ni Darrell kung ano lang yung background dito, marahil nagde-develop na rin siya ng mga magagawa para mag-isip sa background doon sa langgam. At parang naiilang kasi. Ha? Parang ka nangangati, ha? Ano ba? Naligo naman ako, ha? So, imbis na iniisip na ni Brother Darrell kung ano ikagaganda ng center, iniisip niya na ano ikagaganda ng bawat pinagtitipunan sa iba't ibang lugar. Yan ang paradigm shift. So, mas malaki yung problema mo ngayon. Di ba? Thank you, Brother Darrell. Isang halimbawa lang. Up next. Asan ang up next? Wendy. 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 Asan ka na? Wendy tuloy. Wendy. Takbo. Wendy. Tinatawag kita, Wendy. Halika dito, Wendy. Halika.
Halika. Yung pagtawag ko kay Wendy, wala kinalaman doon sa unang tinawag ko kanina. Si Wendy lang yan. Okay, Wendy, halika. Okay. Yeah, Wendy. Ayan. Si Wendy, si Sister Wendy, halika. Oh, ganda rin, di ba? Oh. Oh. Okay. Ah, ako manager din yan. Oh, okay. Sandali lang. Si Wendy, saka yung team niya, sila yung nag-iisip lagi doon sa UpNext. Di ba? Sa UpNext, tama, no? Sa mga bata, yung nag-iisipan nila yan, pati yung Vacation Bible School, kasama nila, no, Sister Tere. Minsan, kausap ko yung nando sa langgam. Sino ba nag-aasikaso ng mga kids sa langgam? Ayun, ayun sila sister, di ba? Sabi nila sa akin, Pastor, ano gagawin namin sa mga bata? Kaya ko naman, wala akong kaalam-alam sa akin. Sunugin! Hindi yun ang sagot ko. Hindi yun ang sagot ko. Pero ibig ko sabihin, ito yung sinasabi ko na paradigm shift eh. Gusto natin mangyari, si Wendy, saka yung team niya, ibig nagpaplano sila, ano kaya magandang, paano kaya natin mapagbubuti ang gawain ng mga pambata dito sa center, iniisip na ng team nila, paano kaya natin matutulungan ng iba't ibang mga gawain natin sa iba't ibang lugar para yung kanilang kids ministry ay kasing ganda rin dito sa center. Di ba? Okay ka ba? May problema ka ngayon, di ba? So, yung mga bata, ano ginawa mo? Sinunog mo na? Ah, pinakaya mo. Okay, salamat, salamat. Thank you, Wendy. Okay, palakpakan natin yan. So mga kapatid, huwag tayong sarado. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang sarado. At sasagutin mo naman, yung nagtanong sa'yo, sabi mo, ikaw nga, mukha kang sarado eh. Ha? Okay. Paano ba natin gagawin ito? Bilisan ko na. Oh, medyo sinasanyasan niya ako ng mga tao rito. Okay. Bilisan ko na. Ganito yung gusto kong mangyari kasi. Una sa lahat, gusto ko talagang palaganapin natin ang share groups natin. Ang share group po, ano ba ang share group? Gusto ko lang kasi, man, hindi nagkakaunawa minsan, iba-iba yung pagkaintindi ng mga tao eh. Ang share group po ay grupo na para po sa mga taong mananampalataya na, pati yung mga hindi pa mananampalataya, lalo-lalo na yung tinatawag natin mga seekers. So, ang gusto natin magkaroon talaga ng maraming mga share group sa iba't ibang lugar. Ano ba ang share group? Ito ay isang lugar kung saan gusto natin magkaroon ng caring relationships. Sino sa inyo lahat? Sino sa atin kailangan ng caring relationship? Yung gusto mo may nagmamahal sa'yo. O yan. Nagtaas tayo, di ba lahat? Ibig sabihin lahat tayo dapat nasa ganyang klaseng grupo. As much as possible. At hindi lang yung mga kayong nakataas ito, pati mga tao sa ibang lugar. So gusto ko mangyari, ang mga share groups po natin ay dumami. Sino po ba ang pwede magtatag ng share group? Kahit sinong humihinga. Tingnan mo nga yung katabi mo kung humihinga yan. Okay? So, pwede yan. Okay? Bakit? Kasi ang totoo niya, simple lang naman ang share group eh. Ang share group yung nagkikita kayo, tapos nagkukwentuhan kayo tungkol sa mga praise items. So, ibig sabihin nun, ano ba yung mga pinasasalamatan mo sa Panginoon? Sharing lang. Pagkatapos nun, personal insights about God. Simple lang. Ano ba yung mga natututunan mo tungkol sa Panginoon? Okay? Tapos, pangatlo, prayer needs. Kayo lang kasimple. Sabi mo nga sa katabi mo, napakasimple naman pala. Kahit sino, pwede mag-organisa ng share group sa eskwelahan, sa ilalim ng puno, sa ilalim ng tulay, sa ibabaw ng tulay, sa tagiliran ng tulay. Kahit saan lugar, ay pwede mag-umpisa ng share group. Amen? Gusto ko lakasan ninyong loob nyo, maging bukas kayo. Amen? Hindi kinakailangan nag-aral ka sa seminary. Basta marunong ka lang magsalita ng kaunti. Sabi mo sa katabi mo, pwede ka lang mag-share group. Kailangan lang marunong ka magsalita ng kaunti. Ngayon, kung di ka marunong magsalita, ikaw yung tipong tao na pag may nakaharap ka ng ibang tao, parang ganito yung tsura mo, huwag ka na mag-share group. Baka makapinsala ka pa, okay? Pero kung nakakapagsalita ka naman normal,
Tingnan ka, tanongin mo yung katabi mo, kamusta ka na? At sagutin mo, mabuti naman. O yan na, share group na yan. Okay? So gusto natin mangyari, ang mga tao po ay, sino sa inyo, kayo ay nagli-lead na ng share group sa Kusaman Lupalop, sa school ninyo, sa barangay, sa bahay ninyo, sino sa inyo nagtatangka na? Kahit paano. Taas ang kamay ko na, wagayway nyo. O, tingnan nyo yung mga nagwawagayway, ha? Yan ang mga malalakasang loob. Ha? Yan ang may bukas na puso. Okay? Sino sa inyo, pagkataas ng araw na to, mag-i-start kayo ng share group bago dumating si Kristo? Ayan. Sino yung kahit ano sabihin ko, wala kang gagawin. Magkamatayan na. Okay, sana wag kayong ganyan. Okay. Pero ang gusto natin mangyari, yung mga share groups, okay, ay sa tamang pagkakataon, pag meron ng mga tao na parang nagiging bukas sa Panginoon, ay mayaya natin sa mga Bible study. Now, sa mga Bible study, hindi naman lahat siguro kayang gumawa. Pero pwede rin subukan. Pero yun ang gusto natin gawin. At sa tamang pagkakataon, ay mayaya sila sa ating Freedom Day. Alam niyo, gusto kong pangarap ko? Pangarap ko hindi yung Freedom Day na centralized. Actually, hindi lang ako nag-iisa sa pangarap na yan. Kailangan maging bukas ang ating puso at isipan. Gusto ko Freedom Day sa lahat ng lugar. Okay? Doon sa Langgam, doon sa Ipis, doon sa kung saan lupalop, sa Muntinlupa, Las Piñas. Okay? Eh, pastor, ang hirap yata noon. Wala kaming mga banda. Sino nang sabi kailangan ng banda? Buksan ang isip! Amen? Ako, nagturo ako sa Tagaytay ng Freedom Day na wala akong banda, wala akong kahit ano, ako lang mag-isa. 14 ang tumanggap sa Panginoon. Wala yung kahit anong instrumento. Amen? Ang kanta namin, wala sa tono lahat. This is the day, this is the day. Yun ang kanta namin. We will rejoice, we will rejoice. Nakaraos naman kami. Amen? At 14 ang binaptize ko. Hindi naman kailangan ng banda eh, para dali ng mga tao sa Panginoon. Kailangan lang Holy Spirit. Diba? At pananampalataya. Kaya ang gusto natin mangyari ay talagang lumaganap ang salita ng Diyos at maraming makakilala sa Panginoon. At tuwing mayroon mga makakilala sa Panginoon, gusto natin madala yan sa mga share groups muli. Naintindihan po ba ninyo? Okay? So pag yan ginagawa natin palagi, lagi tayong naghahanap ng mga bagong kakilala, lagi tayong parang nagyayaya sa share group natin, yan ang maganda dapat ginagawa natin. Okay? Darating ang panahon na magkakaroon tayo ng isang komunidad sa isang lugar. Ano ba ang komunidad? Ang komunidad ay isang ika nga lugar kung saan kahit paano meron 3 man lamang dyan na share group. At yung mga namumuno ng share group na yan ay sa loob ng isang tinatawag na life group para sila yung nangangasiwa niyan. Pag tagal-tagal ng panahon, pag masipag sila, yaya sila ng yaya, magkakaroon pa ng mga bagong share group. Madadagdagan pa sila. At pag lagi sila nagyayaya, nakikipagkapwa-tao, dadagdag yan. Yun ang gusto natin mangyari. Okay? So sa pamamagitan ng pagkilos ng Panginoon, pag ganyan na karami ang share group sa isang lugar, dapat mag-adjust na yan. Dapat ang gagawin natin, magkakaroon na tayo ng community event doon sa lugar na yon. Ano yung community event? Lahat ng share group, sama-sama, gagawa kayo ng isang pagtitipon, pero yung share group nyo ay magpapatuloy na magkikita minsan sa isang linggo o kaya minsan kada 2 linggo. Pero magta-transition na kayo. So galing sa isang share group, kailangan ko ng volunteer. Tayo nga kayong apat. Kayong apat? Sino ba kausap ko? Kayong apat. Halika kayo, lapit ko lang kayo. Wait, ikaw ulit. Paborito ka namin. Halika rin, dito ka. Okay. Kunyari, nag-umpisa ako sa barangay Tralala. At kaming apat, kaming 5 lang muna, nag-share group kami. Diba? At pray kami ng pray share. Ano ko, nagyayaya, mami ko, tinayaya na namin itong 2 ito. Halika, sama kayo. Nayaya kami 2. Halika. Yan. Yan. So, sharing kami. Diba? Minsan, lalabas kami, kakain kami, kung ano mga pinagagawa namin sa buhay namin. Pero magkakasama kami lagi. Diba?
Tapos dahil masisipag talaga itong mga kasamaan ko na ito, nagyaya pa ng dalawa. Ang dami na namin, hindi na kayo magkasya doon sa salas. Di ba? Tapos, eh talaga, garabi ito mga to, talagang tontuwa sila. Alam mo, sabi niya, impitahan pa natin yung mga kaibigan natin. So, niyaya pa natin sila, sila Hannah, at talaga, 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 talaga. Pati si Rose, kasama si Rose, talaga. Ayan, okay, yan. Si Tito Raul din, talaga, Tito Raul, talaga. Sama ka, ha? Halika, halika. Kasama tatay, eh, sinama yung tatay, di ba? Halika, halika, halika. Makisama ka rito, okay. Okay. Yeah. And dami na, di ba? E pa nag-sharing kami, baka tatlong araw na, di ba kami tapos? Kaya sasabihin ko, ganito na lang. Okay? Kayong grupo, mag-share group na kayo sa ibang araw. Kami yung grupo namin, mag-share, o sila pala, mag-share na ng ibang araw. Okay? So mag-iaya na naman sila. Sasali ka rito, kayong dalawa. Iaya na kayo. Liga. Sige na, makisama naman kayo. Yan. Tapos, sila naman, yaya rin ang yaya. Alika kayo. Yaya kayo. Pag hindi kayo kakain, pag hindi kayo sumama rito, alika rin. Dali. Ayan. Diba? Eh, ang dami na. Hirap mag-sharing eh. So, sasabihin ko, Wenny, saka Joshua, pamunuan mo na nga itong grupo na to. Mag-share group na kayo na bang araw. Kasi, ang dami na natin eh. So ito na lang, tayong tatlo na lang, apat na lang. So pwede kami magyaya. Halika. Halika, sama ka sa share group namin. Halika. Hindi ka kakain din. Kala mo, ha? Halika. Oh. Yeah. Purihin natin ang Panginoon! Okay. So meron na ako tatlong share group. Diba? Hindi naman kayo pwede magkita lahat sa isang bahay. Ng lagi. So may kanya-kanya silang share group. May grupo sila, may grupo to, may grupo yan. Tapos minsan sa isang buwan, sabi ko sa kanila, halika, tara, let's. Magkita tayo sa isang bahay. O kaya magkita tayo doon sa isang lugar. Tapos tayo magkakaroon ng community event. Amen, di ba? So doon sa community event, nagyaya pa rin sila ng mga nanay at mga ano. Yaya sila, okay? Purihin ang Diyos. Eh ngayon, dahil medyo thunders na konti yung nayaya, medyo hindi ba bagay dito. So, si Danica, umusog dito, tapos yung thunders, may sarili na silang grupo. Okay. Mga thunderhood. So, niyaya nila ngayon si Raymond, saka si Tere. Halika nito. Niyaya na si Raymond at Tere. Okay. Yan. Oo. Ha? Hallelujah! Tapos itong grupo na ito, nagyaya rin ito. Halika, kayong dalawa dito, kayong dalawa. Yan. Kala nyo, di ko kayo tatawagin lahat. Tatawagin ko kayo lahat dito. Ha? Yan. Nakikita nyo ba yung sinasabi ko? Ha? So, sharing lang sila. Sharing, kamusta ka na? Ano mga pinasasalamatan mo sa Panginoon? Ano mga natututunan mo sa Panginoon? Alam mo, pag sinabing ano natututunan mo sa Panginoon, okay lang kahit ano sabihin nila. Kahit sabihin nila mo, natutunan ko, minsan ang Panginoon, wala lang. Huwag mong pagtatawa na kung sabihin, wala ka kwenta-kwenta yung sharing mo. Sabi mo sa kanya, ah, ganun ba? Ako naman, kunyari, ako'y taga-aral sa isi, sabihin ko, ako meron akong share, may natutunan ako kanina. Diba? Kasi kung hindi dahil kay Jesus, wala tayo sa Panginoon. Yan natutunan ko eh. Diba? Kaya dapat yung mga aral sa isi, yung mga namumuno, nakikinig lagi ng sermon. Amen? Para meron maishishare. So, yan po mangyayari. Magkakaroon sa... Ngayon, pag ganyan na kami karami, pag medyo dami na namin, pwede na kami mag-MP4 ba? Anong, hindi na namin, tatawagin pa si Mitch, kaya na namin to sa grupo namin. Doon kami sa Barangay Tralala. Magkukunda kami doon. Tapos, siyempre, habang pag nag-MP4 strategy kami, magkakaroon ng bagong mananampalataya. Okay, dalawa din. May mga bago na born again eh, di ba? Bago na born again. Okay? So, medyo dumadami na. O, grupo-grupo tayo. Taglilima. Taglilima tayo. Medyo sobrang dami na eh. Okay, lima. Yeah, medyo lima-lima na konti. Ha? Kasi dapat ang grupo hindi masyado marami. Okay? Ayan, dumadami na. So, kaya na namin. Pag ganyan kaya na namin, panahon na para mag-start kami ng sarili namin worship service. Kasi may mga manggagawa na kami. Di ba?
So ngayon, pwede ko sabihin, o kayo ang praise team? Ha? Kayo naman ang welcome, di ba? Ushering, kayo naman sa mga kids, di ba? Kayo, tagabilang ulit kayo ng pera, yun ang kasi yun ang gawin nyo, di ba? Tapos, kayo, ha? Dance! Dance, okay. Dance at drama! Dance at drama, okay. Yan. Nakikita nyo ba kung ano yung vision natin, mga kapatid? Ha? So, sa tulong ng bawat isa, ganyan ang mangyayari. Ngayon, bago tayo pumasok dyan, ano ba yung sinasabi ko ngayon? Okay? Tatawagin ko, kukuha tayo ng isang leader, si Tere. Siya na yung parang lagi namumuno sa grupo na yan. Halika, Tere. Alright? Kunyari. Tapos si Danica. Halika, Danica. Okay? Tapos si Hana. Halika, Hana. Tapos yung Hana ulit. Hana. Okay. Tapos kunyari si Winnie. Okay, halika. Tapos si Francis. Halika. Okay. Dito kayo. Huwag kayo magtago sa likod. Halika, example kayo eh. Dito kayo. Ito ngayon, yung mga leader ng share group ko. Alright. Kami ngayon, halika dito. Huwag kayo mahiya. Ganda pa naman ang buhok mo, Danica. Ano ba? Dito ka lang, lapit ka dito. Okay. Kami ngayon, kasi hindi ko na kaya pamunuan yan eh. Itong grupo na to, sila yung life group ko. At kami ngayon, mayroong panibagong pag-uusapan, ang tinatawag na process items. Bagamat sa mga share group nila, nagsishare lang sila yung kamusta ka na? Kamusta ka na? Dito sa grupo namin, nagke-KRL kami. Ibig sabihin, dinadaan ko sila sa KRL. Okay? Habang ginagabayan nila yung mga share group nila, sila naman dinidisciple ko. Amen? Okay. At, hindi lang yon, sila ay nagre-report na sa akin ngayon kung ano nangyayari sa ministry nila. Meron tayong i-release na manual, ang tawag ay MWA manual. Sabi mo nga, MWA, MWA, chup, chup. Ang ibig sabihin ng MWA, missionaries with apostolic hearts. Oo, ha? Manual yan. So sila, bawat isa may manual. Lapit kayo rito, nahihirapan ako mag-illustrate eh. Bawat sila may manual. Tapos yung manual na yan ay meron 21 ministry projects. So isa-isa sila, tinutupad nila yon ayon sa kanilang pananampalataya. So si Sister Teresa, sabihin niya, nandun na po ako sa una, praise the Lord. At 6 months na ako sa Panginoon, una pa lang ang ginagawa ko. Okay? Si Danica naman, ako po ay nasa pangatlo na, hallelujah. Si Wenny naman, pinagpipray pa niya kung gagawin niya yung anumang ministry project. Okay. So, ang mangyayari po, yung life group ko, dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoon, sila ay magiging acts. Sila ngayon na nangangasiwa ngayon ng community na to. Okay? At kapag nangyari yan, magpe-pray na sila, mag-umpisa na sila, magpa-umpisa naman ang gawain sa ibang lugar. Hallelujah! At kapag nangyari yon, ulit na naman po yung proseso sa ibang lugar. Purihin ang Panginoon! Sige po. Makabalik na po kayo sa inyong mga upuan. Salamat! Sayang, tatawagin ko sana kayong lahat eh. Thank you. Ulit lang ng ulit sa iba't ibang lugar. At sa pamamagitan ng pagkilos ng Panginoon, darating ang panahon, hindi lang dito sa center merong worship service. Makakabalita ka ng worship service sa Las Piñas, worship service sa Binyan, worship service kung saan lupalop na ang umahawak ay community natin. Amen? At lahat ng mga nalilid nila sa Panginoon, dinadala nila sa kanilang komunidad at sa kanilang mga share groups. At ating panahon, kapag pumunta kayo sa Singapore, mababalitaan nyo mayroong RLCC Singapore. RLCC Australia. RLCC Bukidnon. Kung saan man lupalo. So mga kapatid, napapanahon na para tayo ay gumising. Napapanahon na para tayo ay magpagamit sa Panginoon.